Malipayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon. Kamusta na ba mo? Kung anaamoy mga Biblia, paliog kog abli ni ini sa Salmo 96, versikulo 1, paingon sa 9, ug ato kining pagabasahon. O pag-awit ngadto sa Ginoo ug usa ka bag-ong awit. Pag-awit alang sa Ginoo tibuok nga yuta. Pag-awit ngadto sa Ginoo, dayiga ang iyang ngalan, isugilon ang iyang pagluwas matag adlaw. Ipadayag ang iyang himaya taliwala sa mga nasod. Ang gamhanan niyang buhat taliwala sa tanang mga katawhan. Kay gamhanan ang Ginoo ug takos sa labing dako nga pagdayig. Siya angay nga kahadlukan ibabaw sa tanang mga Diyos. Kay ang tanang mga Diyos sa mga katawhan mga Diyos-Diyos. Apan ang Ginoo mao ang nagbuhat sa kalangitan. Kadungganan ug kalangdon anaas sa iyang atubangan, kaligon ug katahom anaas sa iyang balaan nga puloy-anan. Ipahinungod ninyo sa Ginoo o mga panimalay sa mga katawhan. Ipahinungod ngadto sa Ginoo ang himaya ug kusog. Ipahinungod ngadto sa Ginoo ang himaya nga angay sa iyang ngalan, pagdala ug halad ug duol ngadto sa iyang mga hawanan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga katahom. Pagkurog sa atubangan niya tibuok nga yuta. Mga igsuon, kung ginagamit nato ang pulong nga balaan aron ihulagway ang Dios, kasagaran atong ginahulagway ang Dios pinaagi sa pagtigom sa usa ka lista sa mga kalidad o kinaiya nga gitawag natog mga hiyas o sa English ba attributes. Ginasultin nato nga ang Dios usa ka espiritu nga nahibal-an niya ang tanan nga siya mahigugmaon, matarong, maluluyon, mabination o uban pa. Ang kalagmitan mao ang pagdugang sa ideya sa pagkabalaan sa taas nga lista sa mga hiyas ingon nga kini usa lamang kahiyas taliwala sa kadaghan. Apan kung ang pulong nga balaan gigamit sa Dios, wala kini gipasabot bisan usa kahiyas. Sa kasukwahi, ang Dios gitawag nga balaan sa katibok ang salabutan. Ang Dios balaan kalabot sa matag aspeto sa iyang kinaiyahan o kinaiya. Gigamit ang pulong ingon nga susama sa iyang pagka-Dios. Sa ato pa, ang pulong nga balaan nagpunting sa atensyon sa tanan sa kung kinsa siya. Kini nagpahinumdum ka nato nga ang iyang gugma mao ang balaan nga gugma, ang iyang hustisya mao ang balaan nga hustisya, ang iyang kaluoy mao ang balaan nga kaluoy, ang iyang kahibalo balaan nga kahibalo, ang iyang espiritu balaan nga espiritu. Sa Salmo 96 bersikulo 9, gipakita sa kanunay ang koneksyon sa ideya sa kabalaan sa Dios ug sa kahadlok sa magsisimba. Kini usa ka kahadlok nga mutubo gikan sa usa ka labihang kabug-at nga pagbati sa pagkadili takos sa presensya sa putli nga pagkabalaan. Mga igsuon, ang pag-ila ug pagsabot sa hingpit nga pagkabalaan sa Ginoo hinungdanon sa tinuod nga pagsimba. Giimbitar ko kamo sa pag-ampo. Labing gamhanan ug balaan nga Dios, amo kang ginadayeg ug ginasimba karon. Salamat sa adlaw nga imong gihatag kanamo ug sa imong presensya. Among ginapangayo nga imong andamon among mga kasing-kasing ug panghuna-huna sa among pagsimba kanimo karon. Giyahi kami nga mahimaya ka sa among pag-awit ug ginabalik namo tanan kanimo lamang. Amen ug amen. Pagkaawitan ko, balaan.
Hibulungan ka nga Ginoo, way sama sa kaayo mo. Takus ka nga simbahon, ug pagahimayaon. Balaan, balaan, balaan ka nga Diyos. Kamhanan, kamhanan, kamhanan ka sa tayo po ay muling lumapit sa Panginoon at hingin ang kanyang pagpapala sa ating pong pag-aaral.
Panginoon, maraming maraming salamat po sa pag-extend niyo ng aming buhay ng isa pang araw. Salamat aming Panginoon na bawat araw na binibigay niyo sa amin, sabi ninyo, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Lord, salamat po. Bago na naman po ang biyaya at awa niyo sa bawat isa na inyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po'y kumilos sa aming mga puso. Tulungan niyo po ako sa pagbahagi ng salita niyo upang tulad ng prayer kanina, maging maliwanag at maging makapangyarihan na hihipo sa puso ng lahat ng makakarinig ng inyong pong salita ngayong umaga. At panalangin namin, Panginoon, ang kalooban niyo po ang siyang matupad. Bigyan niyo po kami ng talino, bigyan niyo kami ng wisdom, ng guidance, upang malaman namin kung anong dapat namin gawin, lalo na po sa panahong ito na marami ng mga hindi alam kung ano ang lakad na dapat gawin para magbigay luwalhati sa inyo. Ngayon, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at hinihingi namin ang tulong ninyo. Samahan niyo po kami. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. And amen. Katulad po ng nabanggit ko sa inyo dati, itong pandemic na to na ito na, tumagal na ng 20 buwan. Nagdulot po ito ng pagkahina, no, sa commitment at involvement ng maraming mga Kristiyano patungkol sa iglesia. Yung iba, of course, dahil sa kanilang takot sa COVID, ito ay naging isang major na dahilan, ano, kung bakit ayaw nilang umattend. Ang malungkot ay nasanay na tuloy yung mga tao, hindi nila nare-realize na yung sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse 25 ay nasusuway na nila. Ano yung sabi ng Hebrews 10:25? Sabi doon na iingatan ninyo ang inyong sarili na kayo ay hindi babagsak dito sa habit na ito na tinatawag na neglecting meeting together with other believers. No, ito ang ibig sabihin, nagkikita-kita tayo bilang mga mananampalataya at pwede nating sabihin na pinag-uusapan dito ay yung sama-sama tayong sumasamba at nagsiserve sa bawat isa sa mga pagtitipong tulad ng meron ngayon. No? Ang nangyari, marami ng mga tao naging contented na lang na umattend ng services by live streaming. Oo, totoo, blessing pa rin yon kesa naman wala. Diba? Pagka may live streaming, makakapakinig ka pa sa preaching, sa kantahan, meron pa rin, pwede ka pang makasama sa prayers, pwede ka pa rin maka-attend ng Bible study, pero kailangan nating tanggapin na hindi kompleto ang Christian experience mo, no, ang worship mo, pagka ano lang, parang virtual yung service, worship service na attendan mo. Siguro tanong nyo, bakit? Itong isa, no? Wala namang virtual water baptism at saka virtual communion. Diba? Pag communion, talaga may tinapay kang kakainin. Di naman pwedeng kami lang o dito lang ang kumakain ng tinapay tapos ikaw o ikaw, kunwari, kumain ka na rin. No, hindi pwede yun. Hindi pwedeng virtual communion. At saka, iba talaga yung nagagawa ng face-to-face. No, lalo na pagka face-to-face na nakababa pa yung maskara, no, di ba? Yung ating mga face mask. Parang yung bang naiisip ko, yung experience ko na yung aking apo, di ba, na halos araw-araw, nagkikita kami. Pero yung apo ko, nasa States, kasama nila Abe at saka ni Jen, yung kanyang papa at mama. Now, yes, buti na lang. At dahil dito sa internet, nagkikita pa kami araw-araw. Pero iba yung nandyan siya, nabubuhat mo siya, nalalaro mo siya. At yung mga bagay niyan, no, iba yun eh. Diba? Minsan ginagawa namin, pagka kausap ko yung apo ko, yung screen ng aking TV, yung camera doon, ginaganong ko kunyari yung daliri ko, siyempre magmamagnify yun ang feeling ng bata. Parang, uy, lumalaki yung kamay. Siya din, gusto niya rin ganunin, abutin ng daliri niya, yung daliri ko. Pero sa totoo, screen lang yung dinidikitan niya, di ba? Iba yun eh. Kahit ako, kunwari, nakikita ko siya,
at nahahawakan ko siya, pero alam ko sa puso ko, hindi pa ito eh. Iba yung nabubuhat mo siya, kinakarga mo siya dito, nilalaro mo siya. Parang ganun din ang sinasabi natin pagdating ng face-to-face gatherings. Iba yung online lang, iba yung virtual lang, iba yung live streaming lang, iba yung nakikita mo talaga ang mga tao sa harapan mo, natatapik mo, napapansin mo, nakakausap mo, iba yon. Ngayon siguro may mga tao, of course, na merong valid reason, no, kung bakit hindi sila pwedeng makasama sa mga pagtitipong tulad nito. Iba siguro talagang hindi pa nababakunahan at may mga comorbidity sila, kaya delikado na sila'y umattend ng mga ganitong pagtitipon. May iba naman, hindi talaga pinapayagan ng gobyerno dahil yung kanilang edad, sabi ng gobyerno, hindi kayo pwede sa ganitong klaseng mga gatherings. Pero siguro, yun nga, may mga iba, may mga valid reasons, pero sa tingin ko, may iba, naging excuse na lang yan eh. Para sila ay hindi sumamba in person sa ganitong mga pagtitipon. Ano? Kaya ang ginawa ko, eh sabi ko sa sarili ko, habang nagpe-pray ako, Lord, siguro mabuti, magbigay ako ng series of messages na may connection sa doctrine of the church. Actually, na-share ko na ito dati, pero sabi ko, siguro kailangang marinig na naman namin uli ito ngayon. Mga 20 years ko nang na-share ito eh. Ago, no? 20 years ago. Sabi ko, etong sitwasyon nito, lalo naming dapat marinig itong pagtuturong ito. Kaya tingnan nyo kung ano na yung mga topics na na-touch ko, no? Unang topic ko, truths we cannot ignore if we are to be a healthy church. Based ito sa 1 Timothy 3, 14-16. Sunod na topic ko, rekindling our love for the local church. Ito yung paano mag-aalab, paano aapoy muli itong ating pakiramdam, magiging excited na naman tayo sa pag-ibig natin sa local church. Nung tinignan natin yung maraming mga verses sa Bible, sa New Testament, at meron tayong nakitang walong katotohanan na sana ay makakatulong upang magdala nga ng mas matinding pag-ibig at commitment sa iglesia. Yung ikatlong topic ko ay pinamagatang how about a sixth sola, sola ecclesia. Ginawa ko lang dito, pinopose ko yung pinopropose na ng maraming mga evangelical scholars ngayon. Sabi nila, dagdagan pa natin yung isa, yung five solas. No? Sabi nila na idagdag natin sola ecclesia, church alone. At ang punto na gusto kong ipakita sa inyo noong time na yon, ang iglesia ay mahalaga. The church is essential to God's plan of salvation. Yun ang ibig ko sabihin ng sola ecclesia. No? Importante yun, essential yun. Hindi mo pwedeng tanggalin ang iglesia sa plano ng Panginoong Diyos ng kaligtasan. At pinakita ko yun sa inyo historically and biblically. Alam nyo, basahin ko nga uli sa inyo itong sa librong Life in the Father's House na sinulat nila Wayne Mack at David Swavely. Marami sa atin dito, no, nakita nyo na itong librong ito. Pero I'm sure, no, na-miss ninyo itong portion na to, pero babasahin ko sa inyo. Tinan nyo, sabi nila dito sa, kung di ako nagkakamali, page 6 ng kanilang libro. Sabi doon, is it possible to have a vibrant spiritual life and successfully nurture our relationship with God apart from a local church? No, pwede ba nating gawing buhay na buhay yung spiritual life natin na walang iglesia? Is it just conventional wisdom that tells us we must be part of one? Ano lang ba yun? Sabi-sabi lang ba ng mga tao yan? Oh, dapat sumama ka ng church. Is it possible to move closer to God and farther away from the church? Pwede ba yung mapalapit ka sa Diyos pero mapapalayo ka sa iglesia? Ay sa pang tanong, are there lots of alternatives to the church when it comes to our spiritual growth? Marami pa bang pwedeng kapalit na gagawin mo na walang connection sa iglesia para ikaw ay mag-grow spiritually? Ang sagot sa mga tanong na yon, sabi ng dalawang authors na to, is a resounding no, ayon sa salita ng Panginoon. Far from being only one of many options for the Christian, the church is the primary means through which God accomplishes His plan in the world. Eh, sila na yung nag-highlight, nag-emphasize noong portion na yun. So sabi nila, ang iglesia daw, ang pinakaunang paraan, pinaka-importante, pinakamahalagang paraan na kung saan tinutupad ng Panginoong Diyos ang kanyang plano sa mundong ito. Tapos, alam niya, na-strike ako dito sa susunod na statements nila. Hindi ito hin-highlight na sa libro, pero ako na nag-highlight. Tinan niya, sabi doon, yung church daw,
it is His ordained instrument for calling the lost to Himself. Alam niyo ba implication nun? Yun yung binanggit ko dati, na sabi ni Cyprian, yung church father, sabi niya, apart from the church, there is no salvation. Parang sa iba, nakaka-strike yan. Apart from the church, there is no salvation. Pero yan ang turo nila Augustine, yan ang turo ng mga reformers, sila Martin Luther, sila John Calvin, sila Ludwig Zwingli, yan ang turo ng mga great reformed confessions, tulad ng Belgic Confession. Yun ang sinasabi doon, ng Westminster Confession at ng iba pa. No, ito yung sabi ng mga authors. It is His ordained instrument for calling the lost to Himself. Ito ang inordina ng Panginoong Diyos na paraan upang yung mga naliligaw, yung wala sa Panginoon, yung ibang Kristiyano, ay makalapit sa Panginoon. Ito yung paraan ng pagtawag ng Panginoong Diyos sa kanyang sarili. At dagdag pa, and the context in which He sanctifies those who are born into His family. So, ang church ay mahalaga para sa hindi mga Kristiyano. Kailangan nila ito. Sabi nga ng Bible, kailangan marinig nila yung Ebanghelyo. Pero sino magdadala ng Ebanghelyo sa kanila? Ang iglesia. Sabihin, wala namang iglesia nung naborn again ako. Nakabasa lang ako ng libro. Sino sumulat ng libro na yon? Sino nag-translate nitong nitong Bible na meron tayo na dumating sa hotel room mo? Mga tao rin ang gumamit, ang ginamit ng Panginoon Diyos, iglesia ang ginamit ng Panginoon. No, kaya tama ito na ginagamit ng Panginoon Diyos ang iglesia para sa kaligtasan ng mga tao at para sa mga ligtas na ginagamit ng Diyos ang iglesia upang sila ay mag-grow, mag-sanctify spiritually. Therefore, sabi ng mga authors, God expects and even demands a commitment to the church from everyone who claims to know Him. Kaya kailangan tayong lahat ay committed sa iglesia. Ito yung napaka-importanting bagay na nabasa ko dito sa librong ito. So, yan yung pinakita ko, how about a sixth sola, sola ecclesia. Importante yon. And then, last week, ang shinare ko sa inyo, the origin and meaning of church. Doon sa pag-aaral na yon, tiningnan natin yung tatlong gamit ng ecclesia sa New Testament at pinakita ko ang dalawang aspeto ng church o iglesia sa salita ng Panginoon, yung universal or invisible church, at ikalawa, the local and visible church. Now, siguro, dahil dito sa series na to, merong mga nanonood sa atin na naliwanagan na. Siguro sila ay yung mga taong Kristiyano ng totoo, pero hindi pa sila official members ng anumang particular local church. No, maaring dahil sa live streaming, baka, siyempre, magdadalawang taon na natin itong ginagawa, baka talagang iba, naligtas na, nakilala na nila ang Panginoon, pero hindi pa sila talagang formal member ng local church. So ngayon, gusto na nalang sumama. Ngayon nakikita nila, importante pala ito ayon sa salita ng Panginoon. And so, they want to be involved, gusto nilang maging committed, gusto nilang sumuporta, gusto nilang mag-submit sa leaders, gusto nilang maging accountable sa mga members, gusto nilang magamit yung kanilang gifts para ma-build up yung body of Christ. Maaring yun ang nangyayari ngayon sa ibang nakikinig sa atin. Or, posible rin na may mga iba rin na nakikinig ng matagal sa ating live streaming, bahagi na rin sila ng isang local church, pero napansin nila, bakit iba yung turo sa church namin dito sa naririnig ko sa Solideo Gloria Christian Church, dito sa pastor na to? May mga pinipresent namin na hindi tinuturo sa amin o iba dun sa tinuturo at posisyon ng church namin. And so ngayon, dahil sa kanilang mga naririnig, nagtatanong na rin sila, tama kaya itong church namin? Baka nag-iisip na rin sila, kailangan ba akong lumipat na sa ibang iglesia? So, yung mga tao na yon na merong mga ganong katanungan, sa palagay ko makakatulong itong titingnan nating pag-aaral natin ngayon, the marks of a true church. Itong tutulong sa kanila para makagawa sila ng tamang desisyon. O, isipin nyo na lang ito. No? Ang dami ngayon mga grupo na nagkeklaim na sila ay Christian church. Andyan ang Iglesia ni Cristo. Andyan ang Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Andyan ang
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Andiyan ang Roman Catholic Church. Nandiyan ang andaming klaseng Baptist Church. Andiyan ang napakaraming klaseng Pentecostal and Charismatic Churches. Andaming independent churches na nagtatawag na sa kanilang sarili na Evangelical Church. Andami na ang may pangalang Latin. Tulad ng Soli Deo Gloria. Tulad ng Sola Scriptura Christian Church. Tulad siguro ng Corpus Christi Church. Ano ba itong mga pangalan na to? Hindi man Tagalog, hindi naman English. So, paano natin malalaman kung itong mga ito ay totoong mga iglesia ayon salita ng Panginoon o hindi? Kaya nga dito natin naaralin, what are the marks of a true church? Alam niyo yung mga Protestante dati, ang kanilang tatlo na marka para ma-identify nila kung ano ang totoong church ay ito. Una, faithful preaching of the gospel. Pangalawa, proper administration of the sacraments or tinatawag nating ordinance, water baptism at saka Lord's Supper. At ikatlo, the right practice of church discipline. Tingnan niyo for example yung nakalagay sa isang sa Belgic Confession na sinulat noong 1561. Dito sa chapter 29 nitong confession na to, ang nakalagay doon, ang heading ng Article 29 is Marks of the True Church. At pakinggan nyo yung ilang portions ng Article 29. Sabi doon, pakinggan nyo ha. The true church can be recognized if it has the following marks. Ito na yung tatlo. The church engages in the pure preaching of the gospel. It makes use of the pure administration of the sacraments as Christ instituted them. It practices church discipline for correcting faults. And then dagdag pa, by these marks, one can be assured of recognizing the true church, and no one ought to be separated from it. So pagka daw ang iglesia nyo, nandito yung tatlong marks, huwag kayong hihiwalay at aalis sa iglesia yon. Now, siguro ng mga unang panahon, nung ginawa nila itong mga Belgic Confession, Westminster Confession, at Heidelberg Confession, baka nung ginawa nila yon, okay na sa kanila dun. Masaya na sila dito sa tatlong ito. Pero habang inaaral ko itong mga bagay nito, na-realize ko, teka muna, parang kulang ito eh. Parang hindi pwedeng ito lang ang sabihin mo ngayon sa mga tao kung gusto nilang malaman kung ano ba ang tunay na iglesia. Kaya naisip ko, dagdagan ko nga ito. Nang talaga, hindi naman dinagdagan ko lang sa sarili kong kagustuhan, kundi ano ba sabi ng Bible tungkol dito? So itong nakita ko, no? Pipresenta ko sa inyo ang apat na marks of a true church na nakita ko sa aking pag-aaral ayon sa Biblia. Ano tong apat na to na ipepresent ko sa inyo? Una, a true church holds on to the essential truths of the faith. Ikalawa, a true church is committed to the biblical functions of the church. Ikatlo, a true church has leaders who fulfill the role of biblical overseers. At ikaapat, a true church implements biblical discipline to correct its sinning members. Now, let's pause for a while. Siguro kung babalikan ninyo itong apat na to, titingnan ninyo, sabihin nyo, teka muna, bakit nawala yung dalawang traditional marks? Diba nabanggit ko yung dalawa, andun yung sabi ng Belgic Confession, the church engages in pure preaching of the gospel, it makes use of the pure administration of the sacraments. Bakit nawala yun dito? Kala ko ba mark yun? Importante yun. Well, ito ang paliwanag ko. Pagdating natin dito sa ikalawang mark sa aking presentation, dun ninyo makikita na madadaanan natin etong pure preaching of the gospel at yung proper administration of the sacraments or of the ordinances. Yun yung baptism at saka yun yung communion. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit parang wala, nandun yun. Kaya lang hindi ko palang mabigay sa inyo yung detalye, kaya nga iisa-isahin nating tingnan ito ng mabuti. Okay, ngayon, ang gagawin ko ngayong araw na to ay tututukan ko yung first mark of a true church. At ano yun? A true church holds on to the essential truths of the Christian faith. Yan ang una.
pagka ikaw ay totoong iglesia, talagang kapit ka, kumbaga kapit patalim. Kapit ka sa patalim, kapit ka sa mga pinaka-importanteng doktrina na may connection sa Christianity. Now, papakita ko sa inyo to mula sa iba't ibang mga passages sa New Testament. Unahin ko ang 2 Timothy chapter 1 verses 13 up to 14. Bago ko basahin itong passage na to, pakinggan niyo yung background nito, no? Kasi nung sinulat ni Pablo itong letter na to, nakakadena siya, nakakulong. Sabi nga nila, talagang mahirap yung condition niya dun sa kulungan. Hindi ito tulad ng mga kulungan sa US na mas maganda pa sa mga nirerentahan ng mga bahay ng maraming mga Pilipino. Kung ako yon, siguro magpapakulong na lang ako. Even, ganda ng mga kulungan nila dun eh. Yung iba dun, no? Pero dito, si Pablo, talagang siguro may dumi, yung dumi ng tao dun sa ano, dahil syempre nakatali eh, nakakadena ka dun eh. Hindi naman every time na gusto mo mag-CR, sir, pwede ba CR muna ako? O sige. Hindi yun ganun. Kaya madumi yung paligid. Tapos, inaasahan pa ni Pablo na papatayin na siya. Malapit na siyang mamatay. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 6, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come." Ang oras ng aking pag-alis ay dumating na. So ibig sabihin niya, mamamatay na ako. Now, ang nagpapalala ng sitwasyon niya, ito, malungkot siya kasi yung mga fellow workers niya, either inabandon na siya, masamang gamit na salita yun, inabandon na ka, or iniwan siya, siguro for valid reasons. Ang naiwan na lang nakasama niya ay si Luke na lamang. Pero yung mga co-workers niya tulad ni Demas, sabi dun sa chapter 4 verse 10, Demas had deserted him. Yun, ibang salita yun. Pag sinabi mong dinisert ka, you were abandoned, hindi lang ito yung iwan na aalis ako kasi bibili ako ng kwan, pero babalik ako. Hindi, ito yung talagang kailangan ng taong ito, importante na nandun ka, tapos inabandon na ka. Tapos sabi, Crescens had gone to Galatia. Okay, siguro valid yung reason niya. And Titus to Dalmatia. So, siguro valid yung mga reasons itong dalawang ito. Pero ganun pa rin na naging effect. Naiwan si Pablong nag-iisa at nalulungkot. Ano? At kung pangit na itong sitwasyon ni Pablo, ganun din ang sitwasyon ni Timothy nung sinulat ito sa kanya. Bakit? Si Timothy ang nagpapastor ng Ephesus. At lumalala ang problema sa Church of Ephesus. Bakit? Kasi yung mga tao doon na nagtuturo ng false doctrine, nakaka-impluensya pa doon sa mga members ng church na yon. For example, itong si Hymenaeus, dinisiplina na to, in-excommunicate na ito ni Pablo, pero nandun pa rin. Nakaka-impluensya pa rin siya doon. So tingnan ninyo kung ano mararamdaman ni Timothy. Ito sinunod na niya yung first letter of Timothy. Tapos ito, hindi pa talaga nasosolve yung problema doon sa iglesia. Tapos lumala pa, ang nagpapalalapan nito, alam ni Timothy, mamamatay na itong kanyang discipler. Itong kanyang parang father in the faith. Mamamatay na si Pablo. Siguro grabe, no? Yung, lalo na yung sabi nga nila, temperament nitong si Timothy, siya yung may tendency na madali ma-depress, madali ma-discourage, matatakutin, timid, sabi nga sa English. Di lalo na tumawawala na si Pablo, no, dahil mamamatay na siya. So ano mangyari? Lalong lalala yung mga problemang darating kay Timothy. Kaya itong dahilan kung bakit sinulat ni Pablo ang 2 Timothy. Hindi lamang upang i-address yung mga false teachers, kundi upang i-encourage si Timothy. This is a very personal letter. To encourage him, ipakita na, Timothy, magpatuloy ka, na ipaglaban mo ang ebanghelyo, huwag mo kong ikahiya, kahit na ako ay nakakadena rito, patuloy kang mag-persevere in the ministry. Makikita natin yan sa chapter 1 pa lang. Pagkatapos ng salutation, 2 Timothy 1 verses 1 and 2, pinaalala kagad ni Paul kay Timothy
yung kanyang natanggap na spiritual heritage. No? Tapos noon, sa chapter 1, verse 8 to 12, ang dami ng mga exhortations niya para sa kanya na may connection sa Ebanghelyo at na sana ay huwag niyang ikahiya itong sitwasyon ni Paul. O kaya sabi ng chapter 1, verse 8, kung titingnan diyon, ang anong unang exhortation na doon? Do not be ashamed of the gospel nor of Paul. Tinan niyo sabi dito sa ESV natin, therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, so yun yung Ebanghelyo, nor of me, his prisoner. Timothy, wag mong ikahiya ang Ebanghelyo at wag mo kong ikahiya. No, ikalawa, sa verse 8b, suffer for the gospel. Sabi niya, but share in suffering for the gospel by the power of God. Be willing to suffer. Kung kailangan kang magdusa dahil sa Ebanghelyo, sige, wag kang maduwag, wag kang matakot doon. Harapin mo yon. And then ikatlo, sa verses 13 and 14, hold on to and guard the faith. Tingnan niyo sabi ng verse 13 and 14. At dito ako magpo-focus kasi ito yung support ko dito sa unang mark of, unang importanteng mark of a true church. So sabi ng 2 Timothy 1, 13 and 14, follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. Palagay ko hindi dalawang exhortation ito, parang isang exhortation lang ang sinasabi rito kasi kung susuriin natin ito na mabuti, konektado itong verse 13 and 14. So simulan nating tingnan ang detail nito. Sabi ng verse 13, sabi rito, follow the pattern, etc. Tingnan niyo yung salitang follow. Ito ay galing sa isang Greek word na ang ibig sabihin to hold fast to, kumapit ng kapitan ng mabuti, to hold fast to something, to keep, or to preserve. Sabi ng isang Greek-English lexicon na tinatawag na bidag, ang definition ng Greek word ay of holding fast to matters of transcendent importance. Kapitan mo ng matindi itong mga bagay na ito na importante hindi lamang sa mundong ito, kundi merong eternal value. Iba kasi iba, hahawakan nila ng mabuti yung susi ng kanilang sasakyan na huwag mawala. Kasi importante yan. Pero hindi yun with transcendent importance. Ang importante ay yung relasyon mo sa Panginoon. Ang importante ang iyong kaligtasan. Ang importante ay ang Ebanghelyo dahil yun ang magdadala sa iyo sa langit. Yun ang magdadala sa iyo na magkasundo kayo sa Diyos na galit sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Yun yung transcendent importance. Panghawakan ng mabuti. Yun ang ibig sabihin pag sinabing follow. Hindi lang sumunod, kundi kapitan mo to. I-preserve mo ito. Tiyakin mo na hindi ito makakawala sa pagkapit mo. Now, ano itong bagay na ito of transcendent importance na dapat hawakan ni Timothy, na dapat niyang i-preserve? Sabi ni Paul, the pattern of sound words that you have heard from me. May mga narinig si Timothy mula kay Pablo, yun yung tinatawag nating apostolic teaching. Yun ang narinig niya. No? Narinig niya mula sa mga pagtuturo ni Apostle Paul at ang tawag niya dito sa mga apostolic teachings na ito, the pattern of sound words. Yun ang tawag niya doon. Pattern. Interesting itong salitang ito. Yung salitang pattern dito ay galing sa Greek word na ang ibig sabihin outline. No? So, sinasabi dito ni Paul kay Timothy, panghawakan mo, i-preserve mo itong outline na to ng mga importanteng doktrina na binigay ko sa iyo because, sabi niya, these are sound words. Yung salitang sound, yung ibig sabihin nun, it will make you spiritually sound or spiritually healthy. Yan ang mangyari sa iyo. Hindi masisira buhay mo, aayos ang buhay mo pag pinanghawakan mo ito. Pero dahil tinawag niya na pattern, ang ibig sabihin nito, kumbaga outline lang ito. Hindi ito yung pinaka, hindi ito detalye at saka dahil ito ay pattern, nang gusto niya sabihin, kumbaga,
Timothy, ito tinuro ko, pero hindi ko to binigay na parang creed. Ang creed kasi, minememorize yun tulad ng Apostles' Creed. Sa mga ilang simbahan ngayon, bago magsimula ang service nila o bahagi ng kanilang service, meron nire-recite nila yung Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and Earth. I believe in Jesus Christ, His only begotten Son, was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day, He rose again, ascended to heaven. The third day, He will come back again. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. O tingnan, naalala ko pa, no? Kasi minemorize ko yun. Lagi namin minememorize nung katoliko pa ako, nung magpapari ako, Di ba? Pero hindi yun ang gusto ni Pablo ang gawin. Sabi niya, yung binigay ko sa iyo, outline. Yung binigay ko sa iyo, pattern. Pag sinabing pattern, ang ibig sabihin nun, pwede mong tandaan mo tong mga binigay ko sa iyong mga katuruan, pero i-present mo to, i-explain mo ito in your own words. Explain mo to in a manner na maiintindihan ng mga tao. Explain mo to in a manner na hindi ko kontra dito sa binigay ko sa yung standard kasi ito yung pattern . Di ba pag ito yung pattern, pag mananahi ka, sundin mo yung pattern. Di pwedeng gugupitin mo na ganyan. Yung pattern, sabi ganun, di mo pwedeng gupitin ng pakontra. So yun yung sinasabi dito ni Pablo. Ito ay pattern ng mga salita, ng katuruan na magdadala sa'yo ng spiritual health. Ito ay mga narinig mo sa akin. So, panghawakan mo to. Huwag mong pakakawalan ito. Tiyakin mo na lahat ng doktrinang ituturo mo ay sasang-ayon dito sa standard na ito. Now, tinan niyo yung verse 14. Konektado doon. Tinuloy ni Pablo yung kanyang exhortation. Sabi niya, Timothy, guard. Ano ibig sabihin ng guard? Ang ibig sabihin ng guard, to preserve the truth. To preserve the truth of the gospel. Kailangan guardyahan ni Timothy itong ebanghelyo na to para hindi ito mawala, para hindi ito madisgrasya, para hindi ito masira. Kailangan i-maintain niya yung purity ng ebanghelyo mula sa mga false teachers at mula sa mga false teachings. O di halos pareho dun sa verse 13. Tapos anong tawag niya dito sa gospel? Ang tawag niya dito, deposit. Pag sinabing deposit, ibig sabihin, something that is entrusted to your care. Yung deposit na yon ay kapareho nung description niya dito sa verse 13. Ito yung outline of doctrinal beliefs na shinare ni Paul kay Timothy. Yan yung deposit. At sabi niya, ang tawag niya doon sa deposit na yon, it is good. Bakit good? Ito, binibigyan ng diin, this is valuable, this is true. Kaya maganda ito. At papano? Papano mo gagwardyahan itong deposit na to? Itong outline of teachings na to, paano? Sabi ni Paul, by the Holy Spirit who dwells within us. Ganon ito ka-importante. Hindi mo makakayanan ng gwardya nito, ang sarili mo lang talino at lakas. Kailangan mo ng tulong ng banal na Espiritu Santo na nasa ating mga puso. Pagka pinakawalan mo itong ebanghelyong ito, pag pinakawalan mo, pag binitawan mo, pag hindi mo sineryoso, itong mga essential doctrines na ito, ano mangyayari? Mangingibabaw itong mga false teachers na nandun na sa Ephesus, kukumbinsihin nila yung mga tao at masisira ang iglesia. Pwedeng mamatay pa ang iglesia. Now, i-clarify ko itong sinabi ko. Kasi iba, siguro nung sinabi ko to sabi, di ba sabi ni Jesus Christ sa Gospel of Matthew, I will build my church and the gates of Hades or the gates of hell, sa ibang translation, will not prevail against the church. Eh, bakit sinasabi ko ngayon na mamamatay ang iglesia? Well, sa tingin ko, ganito to. Sinasabi ni Jesus Christ na hindi mamamatay, na hindi makokontrol ng diablo, hindi masisira ng anumang force dito sa mundo o ng diablo mismo, palagay kong pinag-uusapan doon, yung invisible universal church. Kasi yung invisible church, kilala ng Panginoon na kung sino lahat yung mga totoong bahagi nun. Lahat sila totoong born again. Lahat sila eternally secure. Lahat sila walang makakapagpahiwalay sa kanila mula sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. Ano mang bagay dito sa mundo, yun yung universal church. Pero ang local church, sa totoo, halo-halo yun . Yes, nandun ang mga totoo, pero meron ding mga nakapasok sa local church na hindi naman totoong ligtas.
May mga nakapasok sa local church na mga hipokrito. So, posible yung mga local churches, masira. Posible yon. Posible isang local church ay mamatay. O halimbawa, ang Roman Catholic Church. Sa una, maayos naman ang Roman Catholic Church. Eh. O ano nangyari? Habang tumagal ang panahon, as centuries went by, ano nangyari? Pumasok ang kung ano-anong mga false teachings doon. Nandun na yung indulgence, pwede kang magbayad para maligtas ang kaluluwa mo, hindi ka na magdurusa sa purgatory, pati purgatory, nasama na doon. Pati yung tinatawag na yung Immaculate Conception. O, ibig sabihin na si Mary, nung pinanganak sa mundong ito, she was not born with a sinful nature. Kaya nga, immaculate, eh, walang kasalanan yung kanyang conception. She was conceived dun sa tiyan ng kanyang nanay, no? Na hindi napasa sa kanya yung sinful nature. And then meron pa yung bodily assumption ni Mary dun sa langit. Ang turo, napunta na si Mary dun sa langit na hindi na siya dumaan ng kamatayan. Saan galing yun? Saan mo makikita yun dito sa Biblia? Eh wala nun eh, yun nga nangyari. So ngayon, etong mga false teachings na to at marami pang iba pumasok sa Roman Catholic Church. Kaya pwede nating sabihin, kung ikaw ay totoong Kristiyano, na nandiyan ka pa sa Roman Catholic Church, eh mag-isip-isip ka na mabuti kung mananatili ka dyan. Kasi lagi kang ma-expose sa false teaching, hindi mo malalaman kung anong totoong sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi nga ng iba na ang Catholic Church daw ngayon, hindi naman siya kulto. Hindi mo rin masabing hindi siya church, pero ang sabi ng iba, this is a church desperately in need of biblical reform. Kasi may iba rin silang tinuturo na totoo din, nandun ang Trinity, nandun ang ibang, of course, may mga iba na talagang hindi tama, kaya pwede mo maklasify, totoong church pa ba to? Mukha na ngang hindi. Pero yun nga, ang tingin ng iba, originally a true church, but now is in desperate need of biblical reform. Yun na daw ang kalang sitwasyon ngayon. So, ang point is, eto ng totoong iglesia dati, ngayon, parang hindi na totoong iglesia. Pangalawa na example ko sa inyo, yung seven churches na makikita natin sa Book of Revelation, nasa na silang lahat ngayon. Alam nyo, wala na ni isang iglesia from the Book of Revelation, yung seven churches doon, that are in existence today. Wala na. A few years ago, nabigyan ako ng opportunity, pati ng ilang mga pastor, na makapunta sa Turkey. Yun yung tinatawag noon sa Bible na Asia Minor. Dun sa lugar, yung isang bahagi ng Turkey, Asia Minor ang tawag doon, pumunta kami dun sa limang syudad na kung saan makikita yung seven churches. Napuntahan namin yun. Hulaan nyo kung ano nakita namin doon. Ang nakita namin doon ay maraming bato, maraming poste na nakatayo, maraming bricks. Or sa isang lugar, parang auditorium. Pero walang tao, walang Kristiyano, walang Christian community. Ano nangyari sa kanilang lahat? Nawala. Tinan nyo, pwede ang local church ay mawala. Dapat ito ay magsilbi na warning sa ating lahat na kung hindi natin panghahawakan ang essential truths of the Christian faith, pwedeng masira ang ating identity as a true church of Jesus Christ, and then eventually, masira na tayo. Yun ang dahilan kung bakit sabi ni Pablo kay Timothy, no? Balikan natin. Yun ang dahilan kung bakit sabi niya, etong mga nakalagay sa verses 13 and 14, follow the pattern of the sound words that you have heard from me. By the Holy Spirit who dwells in you, guard the good deposit entrusted to you. Guardyan mo yon. Huwag mong papayagang makawala yon sa kamay mo. Huwag mong papayagang i-distort yon, sirain yon ng mga false teachers. Huwag mong papayagan yon. Keep it pure. O, ito din ang dahilan kung bakit si Paul, sinabihan niya si Titus sa chapter 1 verse 9. Titus,
Mag-install ka, maglagay ka, mag-appoint ka ng mga elders sa iba't ibang mga churches dito sa Crete. Pero sabi niya, isama mo ito sa importanteng qualification nila. Ano yun? Sabi ng Titus 1 verse 9, he must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. Kita nyo, ang sinasabi ni Pablo dito, kung meron kang i-appoint na maging elder, dapat yung tao na yon holds firmly ibang klaseng kumapit sa essentials of the faith. Eh lalo na importante yon kasi pinag-uusapan natin dito sa lugar ng Crete. Eh dito sa lugar na to, sabi ng verse 10 and verse 11, itong nangyayari. Sabi ni Paul, bakit ka mag-a-appoint ng mga elders na ganyan ang hawak nila sa essential doctrines of the faith? For there are many who are insubordinate, empty talkers, deceivers, and especially those of the circumcision party, they must be silenced since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. Kita niyo ginagawa nitong mga tao to? Sinisira nila ang pananampalataya ng mga pamilya, pamipamilya dito sa iglesia. Eh siyempre, pag itong mga pamipamilyang ito, nasira pananampalataya nila mamaya, yung iglesia na ng buo, ang masisira. Kaya sabi ni Pablo, kaya mag-appoint ka ng elders na alam nila ang salita ng Panginoon. Alam nila yung essentials of the faith. Alam nilang magturo. Alam nilang i-correct pag may mga false teachings na papasok. Now, kailangan din natin maintindihan na itong instruction na ito ni Paul ay hindi lamang pang elders. Hindi lamang ito sa mga teachers of the church. Hindi. Hindi lang ito pang leaders. Pang ordinaryong member din ito. Yan ang sinabi ni Jude. Sa verse 3, isa lang yung chapter ng letter niya, Jude verse 3, sabi ng Jude verse 3, beloved, sino kausap niya? Kung titingnan niyo yung Jude verse 2, kausap niya doon lahat ng mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon. Those who are called by God. Sabi niya, beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Kita ninyo yun? Sabi ni Jude sa kanila, ipaglaban nyo ang pananampalataya, yung pag sinabing the faith, ito yung body of doctrine, ito yung set na mga teachings, mga Christian truths na pinasa sa kanila, at ito sabi, once and for all delivered to the saints. Hindi nila kailangan dagdagan yan. Yan na yun. Yan na yung kompletong mga body of doctrine na kailangan nyo in order for you to be saved, in order for you to grow in the things of God, in order to you to know kung ano talaga yung katotohanan. Sapat na yun. It was once for all delivered to the saints. Now, bakit daw kailangan nilang gawin yun? Tinan nyo na naman yung verse 4, yung susunod. Sabi niya, for certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people, ano ginagawa nila? Who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. O tinan niyo, yun na naman ang problema eh. Papasok yung false teaching eh. Pag pumasok sila dito, anong gagawin nila? Sisirain nila ang pananampalataya at buhay ng mga tao sa iglesia. So, ano pa makikita natin? In other parts of the Bible, may kita rin natin sa New Testament, ang totoong iglesia must hold on to the truths of the evangelical faith na may kita natin dito, for example, sa 1 Corinthians 15, 1 and 2. Tingnan niya sabi ni Pablo doon, now I would remind you, brothers, of the gospel I preach to you, pinapaalala ko sa inyo, tinuro ko na sa inyo, which you receive, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast, ayun na naman, hold fast to the word I preach to you, unless you believed in vain. Dapat panghawakan niyo itong mga katotohanan ito, yung ibanghelyo. Sabi ng Galatians 1:6-9, kumbaga ito ay parang konektado dito sa 1 Corinthians 15 na sinasabi ni Paul. Sabi niya sa Galatians 1, I am astonished
that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some, eto na naman yung some, mga false teachers, some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Alam niyo, hindi contented si Pablo na isang beses niya na sabihin niya, kailangan ulitin niya na naman eh. Ganun ka-importante itong bagay na ito na kailangan panghawakan natin ang essentials of the faith kung gusto natin tayo ay manatiling totoong iglesia. O ngayon, tanong, ano-ano ba itong mga essentials of the faith na ito? I want to present to you mga ilang essentials of the faith. Ito ay common. Makikita natin ito sa maraming mga totoong mga churches ngayon. Ito ang kanilang essentials of the faith. Ano-ano yun? Iisa-isayin ko. Now, please, let me remind you again. Ang gagawin ko, parang ginawa ni Pablo. Sabi niya, this is the pattern. Ito ay outline. Hindi ito creed. Hindi nyo kailangang i-memorize ito word for word. Kaya kailangan maintindihan nyo lang ano yung idea na gustong ipakita rito. At pwede natin itong ipasa, i-present, ituro sa iba in our own words. Na hindi kumukontra dun sa essence, dun sa talagang gustong ituro nitong point na to na isi-share ko sa inyo. Okay? Kaya huwag kayong ma-overwhelm na ang dami namang mga salitang yan. Hindi, at least makita nyo lang kung ano itong mga katotohanan ito. So, simulan natin dito sa scriptures alone. Ito yung tinatawag sa Latin na sola scriptura. Anong pinaniniwalaan ng iglesia patungkol dito? A true church believes in the divine inspiration and entire trustworthiness of the Holy Scriptures as originally given, and that it is the only sufficient, certain, infallible, and supreme authority in all matters of faith and conduct. Sinasabi lang yan ay ang Biblia raw, ito ay galing sa Diyos, divinely inspired. Hindi yung tao ang inspired, yung salita ng Panginoong Diyos. Kumilos lang ang Holy Spirit dun sa mga tao na sumulat nito. Ginamit ng Diyos ang kanilang personality, ginamit ni Lord yung kanilang vocabulary at kung ano pa, upang yung kanilang sinulat sa papel, yung original na sinulat nila, yun exactly ang gusto ng Panginoong Diyos na maisulat. Kaya lahat ng Bible dun sa original, walang mali. Walang mali. Lahat yun ay totoo, lahat yun ay tama. At yon ay supreme authority na hahawak ng ating mga konsyensya. Pag sinuway mo ang sinasabi na salita ng Panginoon, sinuway mo rin ang Panginoon Diyos. So siguro sabihin ng iba, paano itong mga translation natin kung ang inspired lang pala yung pinaka-original autographs, yun ang technical na tawag nila, yung unang sinulatan. So may problema ba yun? Hindi. Kasi alam ninyo, sa dami ng mga kopya ng mga manuscripts, maihahambing ng mga scholars ngayon, makokorek nila, makikita nila, okay, so ito yung mga kopya mula dito sa Mindanao, ito yung mga kumopya nitong original text na to na taga ganitong lugar, ito yung mga kumopya nitong ano to sa ganitong lugar. So ginawa lang, nung kinolekta nila yung iba't ibang mga manuscripts na yun, na ikukumpara na nila, sabi, uy, mali ito, kunyari, pangalang Michael, M-I-C-H-E-L. Pero dun sa kabila, Michael, M-I-C-H-A-E-L. Tapos napansin nila na etong mga ato, puro A-E-L lang pagkakaspel. Nung tinignan nila yung set na manuscripts doon, A-E-L na naman. So alam na nila, nagkamali yung mga kumopya dito. Ang tama, A-E-L, hindi yung kel na E-L lang. Yun ang ibig sabihin natin eh, no? By the way, ginagamit ko tong illustration na to kasi ito yung ginamit ko illustration dun sa barbero ko eh. Meron ko sinishare na barbero na yung asawa niya Muslim. Eh alam ko, isang argumento ng mga Muslim, ay yung mga Bible yun, daming mali yan eh. So gusto ko pakita sa kanya, hindi, walang mali ang Bible.
Okay, so ang punto doon, ito yung una, scriptures alone. Yun ang final authority natin. Hindi ang mga creed, hindi yung mga council, hindi yung individual ang hahawak ng ating konsyensya. Ang Holy Spirit, hindi siya magsasalita sa atin na hiwalay sa salita ng Panginoon Diyos o kontra sa salita ng Diyos. Pagka ang Holy Spirit ang mamumusap, it is always through scripture. So yun ang pinaniniwalaan natin. Pangalawa, naniniwala tayo sa Trinity. A true church believes in one triune God, creator of all things, infinitely perfect and eternally existing in three persons, Father, Son, and Holy Spirit, having the same attributes and perfection, yet three distinct in work and purpose. They are co-equal, co-eternal, co-existent. Iisa lang ang Diyos. Pero dito sa iisang Diyos, meron tatlong persona. At bawat persona, kapantay ng bawat isa. Kung papanong ang Diyos Ama ay omnipresent, omniscient, omnipotent, ganun din ang attributes ng anak. Hindi mo pwedeng sabihin na si Jesus Christ ay 99.99% lamang na Diyos at si God the Father, siya ang 100% na Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Bakit? Kasi pag sinabi mong 100%, ibig sabihin ang Diyos ay infinite. Kumbaga, no? Yun ang ibig mo sabihin. Infinite siya. Walang simula, walang katapusan. Eh pag sinabi mo si Jesus Christ, 99% lang, kunyari. Para mo sinabi, may limitation siya. Kahit gano'n pakalaki yun, pero limited. Hindi siya infinite. Hindi pwede yun. Kung isipin mo, parang hindi siya Diyos. Ganon din ang Holy Spirit. Pantay niya rin si God the Father pagdating sa lahat ng characteristics ng isang Diyos. Omni, puro omni. Omni, omnipresent, omniscient, omnipotent. Sabihin, all-powerful. He is present everywhere. He is all-knowing. Lahat ng persona ng Trinity ay ganon. Pero hindi mo pwedeng sabihin, tatlong Diyos. Hindi, isa lang ang Diyos, pero ang persona, tatlo. Mahirap intindihin. Hindi ko sinabing madali. Pero yun ang tinuturo ng Bible. Hindi pinapaliwanag sa atin na mabuti kung paano yun ang pinapakita ng Bible, lalo na sa turo ng Trinity, ano yung limitasyon. Hindi mo pwede sabihin, ganito pala. Siguro tatlo Diyos. Hindi, sabi ng Bible, isa lang ang Diyos. Si Jesus Christ, ganito lang ang kanyang nagawa. So siguro hindi siya Diyos tulad ng kanyang God the Father. Hindi mo pwede sabihin yun. Ito na naman yung isang limitasyon. Kailangan dito ka lang within kung ano sinasabi na salita ng Panginoon. Hindi ka pwede lumagpas, hindi mo pwedeng buwasan. Yun ang dahilan kung bakit napakaganda na meron tayo nung tinatawag na ecumenical creeds. Yung unang tatlong ecumenical creeds, ito yung tinatanggap ng lahat ng mga churches nung unang panahon, yung unang apat. Yung tinatawag na Apostles' Creed, Nicene Creed, Athanasian Creed, at Chalcedonian Creed. Ano mga pinapakita doon? Doon sa Nicene Creed at saka Athanasian Creed, ang hina-highlight doon ang turo ng Trinity. Yung mga Bible theologians noon na napaka maka-Diyos, na talagang gusto nilang makasunod sa Bible, ang daming naglabasa mga false teachers noon na kinontra nila. Yung mga nagsasabing iisa lang ang Diyos, yung nagsasabing si Jesus Christ ay hindi Diyos, pinaglabanan nila yon ng mga debate at ng mga argumento hanggang sa nakita nila ng maliwanag, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Para hindi malimutan ng iglesia, gumawa sila ng mga creeds na tinatawag. Pagdating ng tinatawag na Chalcedonian Creed, ang hinighlight naman dito, na si Jesus Christ, isang persona, pero may dalawa siyang nature. 100% na God siya, 100% din na siya ay tao. Hindi si Jesus Christ 90% God. Hindi si Jesus Christ 50% human, 50% God, pinagsama. Hindi. Yun yung binigyan ng diin sa Chalcedonian or Chalcedon Creed, kung daw nagkakamali. So, noon, minememorize nila yon. No, pero sa atin ngayon,
At least meron lang tayong guide. Pagka medyo ano bang pinaniniwalaan talaga ng iglesia, pwede natin balikan lang kaagad yon. Okay, so Trinity. Ikatlo, God the Father. Isa na naman yan, essential of the faith. The true church believes that God the Father, the first person of the Trinity, is the only absolute and omnipotent ruler of the universe, being the one who created all things, who continually upholds, directs, and governs all creatures and events, and graciously planned the salvation of sinners, and put into action this plan by sending His Son to redeem sinners. Alam niyo yung mga katotohanan sinasabi yun? Para sinasabi lang, kunyari, no, apply natin sa Muslim, sa Islam. Ang Diyos natin ay hindi si Allah. Dahil pag tinanong mo si, ang mga Muslim, sino ba si Allah? Hindi nila sasabihin na si Allah ay may anak. Hindi nila sasabihin na si Allah, ang heart niya, eh, tulad na nakalagay sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever should believe in Him should not perish, but have everlasting life. Hindi nila sasabihin yun. Iba ang kanilang Diyos na tinatatro. O sabihin lang, siya ang Diyos ng lahat, pero hindi siya tulad ng Diyos na pinipresent ng Bible. Kaya ito yung essential of the faith na pinangahawakan natin. Ano pa na essential of the faith? Jesus Christ. A true church believes that Jesus Christ, the second person of the Trinity, is true God and true man. Bilang Diyos, Jesus possesses all the divine excellencies, and in these, He is co-equal, consubstantial, and co-eternal with the Father. His incarnation, yung pagkatawang tao niya, the eternally existing second person of the Trinity surrendered the prerogatives of deity but not His divine essence either in degree or kind, and accepted all the essential characteristics of humanity, and so became the God-man. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, si Jesus Christ ay nagkatawang tao, hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Nung siya'y nagkatawang tao, hindi niya lang ginamit yung kanyang mga pwede niyang gawin bilang Diyos. Oh, for example, nandito siya sa mundo, may mga time nagtatanong siya, ano yung pinag-uusapan niyo? Ano pinagdidebatehan niyo? Hindi niya talaga alam. Kasi, ito na eh, although Diyos siya, pero nung time na yun, hindi niya ginamit yung kanyang pagiging omniscient, all-knowing. Kaya niyang i-create ang anumang bagay out of nothing. Pero noon, hindi niya ginamit yun. Siguro may mga instances na ginamit yun. So, sabihin natin, baka yung pag-multiply ng bread, ginamit niya yun. Pero hindi lagi. Nung nag-prayer and fasting siya ng 40 days in the wilderness, ano nangyari doon? Nagutom siya. Yan nga ang tukso ng Diablo. Kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mo nga itong mga bato na ito, gawin mo tinapay. Hindi niya ginawa. Pero may mga time na ipapakita niyang talaga siyang Diyos. Kutulad ng nung siya ay nasa Mount of Transfiguration. Oh. Diba? Biglang nung nandun siya, biglang pati yung glory ng kanyang katawan talaga suminag mula sa kanyang katawan, tumagos sa kanyang damit na ang tingin ng mga apostol na kasama niya noon, parang talagang yung siguro yung araw eh tumagos dito sa balat na to o sa damit na to. Pero hindi niya laging ginagawa yun. Yun yung ibig sabihin nito. Na yung sinurrender niya ang prerogatives of deity ng kanyang pagka-Diyos, pero hindi niya ginive up. Nandun pa rin, siya ay Diyos pa rin, 100%. Ano pa nangyari? He was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He accomplished our redemption through His death on the cross, which was voluntary, vicarious, substitutionary, propitiatory, and redemptive. Our justification is made sure by His literal physical resurrection from the dead. Further, the church believes that He ascended into heaven, where at the right hand of the Majesty on high, He now is our High Priest and Advocate. And it believes, the church believes, in the personal and imminent return of the Lord Jesus Christ, and that He will return personally for His bride, the church, and then one day will judge all mankind. God will judge all mankind through Him. Yan ang paniwala ng iglesia tungkol dito kay Jesus, na siya ay totoong Diyos, hindi lang siya tao tulad ng turo ng iglesia ni Kristo. Ano pa? Another essential of the faith is about the Holy Spirit.
A true church believes that the Holy Spirit, the third person of the Trinity, is neither made nor created, nor begotten, but proceeds eternally from the Father and the Son. He is a divine person. Hindi siya elektrisidad na ginagamit ng Panginoon, kundi siya ay totoong persona. Siya ay may intellect, siya ay may emotions. Siya rin ay omniscient, omnipotent, omnipresent, truthful. Trabaho niya to regenerate sinners, to indwell believers, to guide them, impart gifts, and empower them for godly living and service. Yan ang Holy Spirit. Sunod, another essential of the faith, man. A true church believes in a literal creation and that man was created in the image and likeness of God. And in Adam's sin, the race fell and therefore all men are lost. Lahat ng tao. Walang taong pinanganak sa mundong ito na hindi makasalanan except Jesus Christ. Pati si Mary, nung pinanganak sa mundong ito, makasalanan siya. Yun ang tinuturo na salita ng Panginoon dahil all have sinned and fall short of the glory of God. At ang lahat ng tao is spiritually dead, hindi niya kayang ayusin ang kanyang sarili para sa kanyang sariling kalakasan, maligtas siya. Hindi. Kailangan niya ng grasya ng Panginoon na tulong ng banal na Espiritu. Talo na natin. Ano pa? The way of salvation is another essential. In other words, the gospel, ang totoong iglesia naniniwala sa ebanghelyo na siya ay silang mga members ito, mga tao rito, naliligtas sa pamagitan lang ng ebanghelyo. At pag sinabi ebanghelyo, yan yung kasama dun sa five solas. Yung tatlo dun, solus Christus, sola gratia, sola fide. Solus Christus, Christ alone. Sola gratia, grace alone. Sola fide, faith alone. Ang ibig sabihin ng Christ alone, na si Kristo lang ang paraan ng kaligtasan. Wala nang iba. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan lang kanyang perfect sacrifice at kanyang muling pagkabuhay, dito natin matatanggap ang justification. Wala nang iba. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ni Mary. Hindi siya namatay para sa ating makasalanan. Grace alone. Ang ibig sabihin nito, ang dahilan ng ating kaligtasan ay dahil sa ginawa ng Diyos, dahil sa grasya ng Diyos, hindi dahil sa ginawa natin. Pag sinabing faith alone, tayo ay naliligtas hindi dahil sa mabuting mga gawa natin na dinagdag natin sa pananampalataya o yung mga mabuting works lang natin tulad ng pag-donate ng pera sa indulgences, tulad ng baptism, tulad ng church membership o ano paman. Hindi, wala ka nang dadagdag sa pananampalataya. Yan ang paraan. Parang kamay na ng isang pulube na nagpapalimos na nakaganyan. Hindi niya pwede ipagmalaki yan. Pag binigyan siya ng 1,000, hindi niya ipagmamalaki sa ibang mga pulube. Pare, grabe, binigyan ako ng 1,000. O paano mo ano? Nako, pag nakita mo, ibang klase yung forma ko. Yung mukha ko talaga mukhang kawawa. Kawawa ako para bigyan ako ng 1,000. Hindi. Hindi nakadepende sa kanya yan. Nakadepende siya, nagbigay. Baka nga hindi pa niya pinansin masyado kung ano itsura niya. Sabi niya, bibigyan ko lahat itong mga pulubi dito, tig 1,000. O, piliin ko yung gusto kong bigyan ng 1,000. Grasya. Ito ang sinasabi rito. Faith alone. Yung kamay na nakabukas, dependent lang dun sa nagbigay. Hindi niya ipagmamalaki yung kamay niyang nakabukas. Hindi mo pinagmamalaki yung faith mo. Sinasabi mo, Lord, tumatanggap lang ako ng biyaya mo. Sunod na essential of the faith, the church. The true church believes that all those who place their faith in Jesus Christ are immediately placed by the Holy Spirit into one united spiritual body, the church, the bride of Christ, for which Christ is the head. Alam niyo, magandang idea rito, parang sinasabi, kahit ano ka pa mang klaseng tao, kahit ikaw ay Chinese, kahit ikaw ay Indian, kahit ikaw ay African, American, British, or whatever, kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay pulube, kahit ikaw ay babae, kahit ikaw ay lalaki, kahit ikaw ay matanda, kahit ikaw ay bata, kung nanampalataya ka kay Kristo, ikaw ay kasama automatic sa kanyang universal invisible church.
Kaya pag totoong mga mananampalataya, kailangan ibigin pa natin kahit ano pang kulay ng kanyang balat. Kahit may sasakyan siya o wala siyang sasakyan. Dahil binigay ni Kristo buhay niya para sa kanila. Kasama dito sa idea ng iglesia, naniniwala tayo dun sa water baptism and Lord's Supper. Nabigay ito ng Panginoon na kailangan nating gawin hanggang sa ngayon. And then isa na lang, man's eternal destiny. A true church believes in the bodily resurrection of all men and that there are only two eternal destinies assigned for all men. Walang purgatorio. The saved will be resurrected to everlasting life and joy with the Lord in heaven. The unsaved will also be resurrected but for eternal damnation in hell. Kala na iba, siguro yung mga masasama. Namatay sila, parang matutulog na lang yan for eternity. Hindi, bubuhayin sila ng Panginoon Diyos. At pagbabayaran nila lahat ng kanilang mga ginawang kasalanan. May judgment na darating sa kanila. Now with these marks, itong mga essential gospel truths na ito, ito ang mga lagi nating dapat panghawakan. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa mga katotohanan ito. Hindi natin pwedeng i-distort itong mga katotohanan ito. Ito ang mga essentials of the faith. Yung mga taong kokontra sa atin, yung mga taong aatakihin nila itong mga essential points na ito, o ang iglesia na dinideny o nire-reject itong mga bagay na ito, darating ang time kung totoong iglesia sa simula, mawawala na yung kanyang pagiging totoong iglesia. Napaka-importante nito. Kung totoo kang iglesia, pangahawakan mo to. Now, let me close with this illustration. Tingnan niyo ang nangyari. Sa isang iglesia, dito sa Davao City, many years ago, mga 1990s yata or early 2000, na hindi pinanghawakan ng patuloy itong mga katotohanan ito. At ang church na nasa isipan ko, ayan, ang pangalan ay The Jesus Fellowship. Nagsimula sila ng maayos. Ito ang isa sa fastest growing, one of the fastest growing churches in the whole Philippines. Puno nila ang isang sinihan. Pero ano nangyari? Isang araw ay tinanggap nila ang katuruan ng tinatawag na School of Apostolic Revival or SOAR. Kasama sa mga katuruan ito ay kontrang-kontra sa mga shinare ko sa inyong essentials of the faith. Halimbawa, tungkol sa Bible. Ang sabi nila, the Bible is not the final revelation of God. Sabi nila, patuloy pa rin nire-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga propeta. Yung asawa ng pinaka-leader nito na nagpo-promote nito, pangalan niya pa naman Solomon, yung asawa niya. Kinausap itong church na ito ng TGF, mga leaders yata doon. Sabi niya, kinuha niya yung Bible. Sabi niya sa kanila, ito ay nakwento ni Brother Stanley sa akin kanina after the service. Di ko ito nakwento during the first service. Kasi siya, nandun siya. Siya yung tumutugtog ng keyboard nung ginawa ito noong babaeng teacher. Sabi daw ng teacher, hinawakan niya yung Biblia. Sabi niya, this is just a piece of paper. Tapos initsa niya yung Biblia dun sa sahig. Sinabi niya dun sa kanyang audience, you are the final revelation. Nako, na-iskandalo si kapatid natin si Brother Stanley dahil yung mga tao nag-standing ovation, nagpalakpakan. Sabi niya, na-skandalo na nga siya dun sa sinabi, pero lalo na dun sa reaction ng mga tao. Tingnan nyo, nangyayari. Mga tao na, mga members ng church, hindi nila alam kung anong katotohanan. Pinangahawakan nila isang katuruan na kontra sa essentials of the faith. Kontra sa prinsipyo na sola scriptura. Pangalawa, ang paniwala nila tungkol dun sa church, ang paniwala nitong grupong ito, pumasok dahil sa false teaching ng SOAR, na ang church, sabi nila, dahil ang church is the bride of Christ, asawa ni Kristo, sila ay magiging Diyos with a capital D.
They will become God, hindi with a small g, with a capital G. Ano ang kanilang argumento? Ayaw ng Panginoon Diyos, sabi niya, na pag mag-aasawa ang isang mananampalataya na ang kanyang aasawahin, ay hindi niya katulad sa kanyang nature. Dapat pag born again ka, asawa mo, born again din, hindi pwedeng unbeliever. So ang argumento, dahil si Jesus Christ ay Diyos, ang asawa niya dapat kapareho na din ang kalikasan. Dapat Diyos din. Kaya ang church, sabi nila, ay magiging Diyos or Diyos na rin pag ikaw ay bahagi ng totoong, pag ikaw ay totoong Kristiyano. Yun ang dahilan kung bakit pag nagkikita-kita yung mga members ng church na yun, anong kasama sa kanilang batian? Good morning, Jesus, or how is the God of Davao? Na yung iba sa inyo, hindi ko lang nakikita yung maskara, pero galing kayo sa church na yun, nangingiti siguro kayo. Kaya sabihin nyo, totoo yun. Tapos meron pa silang paniwala tungkol sa langit at saka yung rapture. Sabi nila, ang langit ay wala na, hindi ito outside of us. It is in us. We are that heaven. God is in His eternal dwelling. Kaya ang Diyos nandito sa atin kasi ito yung langit eh. Tapos sabi niya, sabi ng Biblia, heaven will pass away. Kaya sabi nila, hindi na natin kailangan hintayin yung rapture. Parang siguro gusto na sabihin, na-rapture na tayo, nandito na to, nasa rapture na tayo. Alam niyo, lahat ng totoong iglesia naniniwala sa rapture. Yung timing lang ay iba. Sabi ng iba, before the 7-year tribulation. Sabi ng iba, in the middle of the 7-year tribulation. Sabi ng iba, after the 7-year tribulation. Pero lahat naniniwala, pagbalik ni Jesus, may rapture na mangyayari. Pero sila, hindi na sila naniniwala doon. Pero sabi iba, hindi, naniniwala pa rin, pero paniwalan lang, pag dumating daw yung rapture, eh, we will become like Jesus Christ. Not in the sense of 1 John chapter 3. Magiging tulad nila si Jesus Christ in the sense na yung kanyang tinatawag na incommunicable attributes ay mapapasa sa kanila. Di ba pag sinabi mong communicable disease, ibig sabihin nakakahawang sakit. So pag sinabi ng mga theologians, communicable attributes of God, yun yung attributes na pwedeng ipasa. Yung kindness, yung goodness, yung mercy. Pero merong incommunicable attributes ng Panginoon. Hindi mapapasa yun sa tao tulad ng kanyang pagiging omniscient, omnipresent, omnipotent. Hindi. Pero ang iniisip nitong mga nando sa grupo na to na bumagsak sa false doctrine, na hindi, pagdating ni Jesus, yan na yung talagang time na magiging Diyos na talaga tayo. Katulad ng ang Diyos ay omniscient, omnipresent, omnipotent, etc. It's contrary to the essentials of the faith regarding man, regarding heaven, and others. Isa pa na mali nila, communion. Ang kanilang paniwala sa communion, merong naalala ko yun eh. Kasi umaattend ako nun sa mga grupo ng dawn prayer meeting nila. Nung pinagmamalaki ng isang leader nila noon na ang kanyang paraan, kukuha daw siya ng communion elements, itatapon niya yung communion juice ng konti. Magbabagsak siya siguro, hatiin niya yung tinapay, magbabagsak siya dun sa lupa. Siguro ang intention niya, para sirain ang sumpa na nasa kalupaan. Siguro ang tawag nila doon, kung di ako nagkakamali, redeeming the land. Kontra yun, saan mo makikita yun tungkol sa administration of the ordinances ng Bible? It's nowhere there. Pero tingnan nyo, no? Ito na yung mga kung ano-anong false teachings na pumapasok. No wonder, isang araw, bigla na lang nagulat yung mga tao pagpunta nila ng Linggo, ng araw ng pagsamba doon, sarado na yung sinihan kung saan sila nag-worship. Bakit? Eh sabi ng mga leader, wala nang church, sarado na natin. Tapos ang ginawa pa nila, yung tinatawag na shepherding heresy, fathering, na kung saan, pag ikaw ay leader, ikaw ang binigyan ng Panginoon Diyos ng anointing, nandun sa iyong Holy Spirit, pwede, kakausapin ka ng Holy Spirit diretso, at pwede mo sabihan ng mga tao, ikaw, asawahin mo si ganito, ikaw, hindi kayo pwede mag-asawa, ikaw, sila na nagko-control ng buhay ng mga tao. Desisyon na ng leader nila. Naalala ko tuloy noon eh.
Nung umaattend ako sa isa sa mga dawn prayer meetings na kabilang itong malaking grupong church na to, pagkatapos ng prayer meeting, may lumapit sa akin na babae, may kasama siyang babae din. Siya yung asawa nung pastor ng TGF. Sabi niya, "Pastor, I'd like to introduce you dito sa babaeng ito." At ang sinasabi nila, may revelation daw natanggap yung babae, napakakasalan ko daw siya. Ang problema, after 2 weeks, mag-aasawa na kami ni Ging. Paano nangyari yun? O, edi mali siya, obviously. Nai-imagine ko na lang, naku, ganun siguro ang nangyayari. Nung nagsarado na yung church at sila-sila na lang, yung mga leaders sila, siguro ganun din. O, sabi ni Lord sa akin, may revelation, ikaw daw, ito ang trabaho ang pasukin mo. Ikaw, huwag ka na pumasok sa iyo. Ikaw, ganito na. Sabi ko, ay. Kung ganyan ang mangyari, no wonder. Nasira yung iglesia. Nagsarado. Alam niyo, sa totoo lang, no? Noon yun. Hindi ko alam kung nag-repent na yung pastor nila. Yung pastor nila, tatakbo na magiging sa presidential elections next year. Hindi ko alam kung nag-repent na siya. Sana nag-repent na. O, wala mong problema na tumakbo siyang presidente. Ang point na sinasabi ko, kung hindi ka tumalikod dun sa false teachings mo, nako, yun ay kontrang-kontra salita ng Panginoon. Kung ikaw ang pastor at leader ka ng church at yun ang tinuturo mo sa kanila, masisira, mamamatay ang iglesia na nililid mo. Kaya ito, gusto kong magtapos doon. Paano namatay ang TJF? Because yung leaders nila at members nila did not hold on to the essentials of the faith tulad ng pre-present ko sa inyo ngayon. Ang sino mang iglesia na hindi niya na pangahawakan itong mga katotohanan ito, isang araw siya ay masisira at mamamatay. Kung kayo ay bahagi ng iglesia na yon, na ganun ang mga tinuturo kontra sa essentials of the faith, pagkatapos yung kausapin ng leaders with humility, with compassion, at mananatili silang matigas at sabi, hindi, ituturo pa rin namin, katulad kunyari nitong mga turo ng SOAR. Hindi, yan ang paniwala namin. Yan na yung bagong revelation ng Panginoon. Alam nyo, pag doon kayo kasama sa church na yan, umalis na kayo dyan sa church na yan. Masisira ang inyong spiritual life, masisira yung iglesyang yan one of these days. Sana makatulong itong series natin na makapag-isip ng mabuti yung mga tao. Gusto nilang gumawa ng desisyon. Mananatili ba ako sa church na to? Alis ba ako dito? Tama ba yung tinuturo sa amin? O hindi, sana itong mga bagay na pinag-aaralan natin magbigay liwanag sa inyo at gumawa kayo ng tamang desisyong ayon sa kanyang salita. Remember, ito yung essentials. Di natin pinag-uusapan yung mga minor aspect. Yung essentials yung pinag-uusapan natin. Pag ito ang kinontra mo, pag itong hindi mo pinangahawakan, pag ang turo mo ay kabaliktaran itong essentials na pre-present ko sa inyo, umalis na kayo sa church na yun. Tayo lumapit sa Panginoon. Aming Panginoon, marami pong salamat sa awa ninyo at merong Biblia na nagbibigay sa amin ng liwanag at gabay. O Lord, binigay niyong Biblia upang bigyan kami ng direksyon sa mundong ito. Ito ang inyong final revelation na ayaw nyo nang madagdagan ito o mabawasan, tulad ng sabi ng Book of Revelation. At Panginoon Diyos, nais mo na ito ang siyang mag-control ng aming konsyensya. Ito ang standard ng lahat ng paniniwalaan namin at practice namin. Panginoon, tulungan niyo po na talaga pong tayuan namin ito, panindigan namin ito, huwag naming i-compromise itong katotohanan ito. Pati na rin ang iba pang mga essentials of the faith, lalo na ang ebanghelyo. Aming Panginoon, gabayan niyo po ang mga nasa kabilang dulo nitong live streaming namin na nakikinig sa mga mensaheng ito. May mga iba sa kanila nagtatanong na talaga, Lord, enlighten them. At panalangin namin, tulungan niyo na yung mga churches na makakarinig ng mensaheng ito, sana lalo pa silang tumibay at lumakas, lalo nilang panghawakan si Kristo na tanging tagapagligtas namin
lalo nilang ibigin si Kristo, lalo nilang ibigin ang iglesia, lalo nilang sundin ang lahat ng tinuturo ng salita ninyo. Salamat po aming Panginoon. O Lord, help us to guard the good deposit that you've given us by the help of the Holy Spirit. Ito po ang dalangin namin through Jesus, our blessed Savior. Amen. Tumayo po tayong lahat. Aming Panginoon, muli po salamat sa pagkakataong itong makapagbigay po kami para sa inyong mga gawain at para sa mga manggagawa ninyo. Lord, please help us to give worshipfully and with a cheerful heart. At tanggapin niyo po, Panginoon, ito pong mga love gifts namin. And Lord, give wisdom sa mga leaders namin upang magamit po ang pera ng tama. Ayon lang sa inyo pong kalooban. Now Lord, we pray, may the grace of the Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Halang dun mo.